Ayan, isang masaya at magpalang araw po para sa atin mga kabayan. At ang location po pala natin ay nasa Manila Bay tayo para nga po magpulot ng mga basura. Dahil po nanalasa na naman po yung bagyong Ursula, no? At signal number 1 dito nga po sa Metro Manila. At signal number 3 naman po sa Masbate at Tikaw Island. Ayun, so sa mga naapektuhan po ng bagyo, ipag-pray po natin sila mga kabayan para po sa kanilang kaligtasan. At yun, so mamaya, pupunta tayo dun sa unahan. At eto, nagsuot na ako ng gloves. Ayan. Ito rin po ang sako, medyo malaki ito mga kabayan. Ito yung sako na daladala ko. Ito yung pupunuin kong basura kung sakali man po may makita akong basura dyan sa gilid. Pero kung sakaling may makita man po ako naglilinis ngayon, itutulong po ako sa kanila mga kabayan para mas mapabilis po. At sabi nga nila, mas napapabilis daw po yung paglilinis kung tulong-tulong at sama-sama po. Kaya ako po ay makikipagkaisa sa paglilinis po dito ngayon ng Manila Bay. So balikan ko na lang po kayo mga kabayan kapag nandun na po tayo sa pinaka-subject po talaga natin dito nga po sa gilid or sa may pinakadalampasigan nitong Manila Bay. Ayan, so bago po man tayo makarating doon sa pinaka-subject mga kabayan, meron po tayo nakita dito mga basura, yung mga styrocup, no? Ayun po sa unahan. At ito po yung bottled water. Ayan. So takotin naman natin siya mga kabayan. So yun mga kabayan, so ang nakita natin dito is malinis po yung batuhan or dalampasigan ng Manila Bay. Wala tayong nakitang mga water lilies or kahit na anumang uri ng basura na palutang-lutang dito ngayon sa dagat ng Manila Bay. So sinyalis na ba ito ng unti-unting pagbabago ng ating bansa? At sinyalis na ba to na unti-unti na pong nagkakaroon yung iba nating mga kababayan ng disiplina at pagmamahal sa kalikasan? Ayan, ito, isang himala para sa akin na makita ang ganito na pakatapos ng bagyong Ursula, no? Ito ang bumungad sa atin at nakikita pa natin yung batuhan. Mula po dito hanggang dun sa pinakaunahan ay wala tayo nakikitang basura. Pero mamaya bababa tayo dyan, hanap lang tayo ng lugar na medyo mataas na pwede tayong makatungtong at makababa tayo dyan sa gilid. Dahil may nakikita tayo sa mga sulok-sulok na mga bato. Meron tayong mga nakita mga styrocup. At dito sa part na to, ayan, ito yung ginagawa nilang tapunan ng basura. Ayan, ito po. So yung dagat naman okay na at wala na akong naamoy na amoy borak. Ang masaya po nun mga kabayan, nakikita ko na yung mga bato sa ilalim. So lumilinaw na nga po unti-unti yung tubig dito sa or dagat dito sa ano sa Manila Bay. So abangan natin yung mga susunod pa na progress talaga nito kung ano yung magiging itsura pagkatapos ng proyekto nga po na ipinapagawa ni Pangulong Duterte. So maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Duterte sa malasakit po niya dito sa Manila Bay at especially din po sa Basayco Beach. So nakikita naman natin kung ano na ang kalagayan ng Basayco Beach ngayon compared dati at ngayon. Ito yung Manila Bay naman,
is nakakamanghalan talagang tingnan kasi akalain mo, dalawang bagyo na yung dumaan. Yung una, yung bagyong Tisoy. Pangalawang bagyo naman po is yung Ursula na dumaan dito sa Manila Bay na wala tayong nakitang mga kalat or kahit na anumang basura na palutang-lutang dito. So yun yung mga taga DPS na kasama ko ngayon na naglilinis. Ayan, at winawalis po nila yung mga styrocup na nakikita nila. At sa mga kababayan naman po nating mga balahura, no, sana po wag na po natin ugaliin ang gantong pag-uugali na magtatapon tayo ng basura kung saan-saan. At sana po matutunan po tayo magmalasakit sa ating kalikasan. So yun mga kabayan, no? Kung makita nyo ng mga sulok-sulok na ito, mga batuhan, may mga nakikita tayo yung mga styro, tapos styro plate, at tapos styro cup. So dakotin ko muna mga kabayan at ipopost ko muna yung video na to. So yun mga kabayan, at malapit na nga mapuno itong aking sako. Ayan, konti na lang mapupuno na po ito mga kabayan. So dito pa tayo sa unahan. Yeah. Medyo nakakatakot lang kasi sa gantong sitwasyon mabato, mamaya magkamali ako ng tapak at mabagok yung ulo ko sa mga bato. Ayan. Ayan, dami. So yung mga kahoy ko, yung mga kabayan, hindi ko na po siya sinasama kasi wala po akong mapaglalagay niyan. Ayan. Ito. Yeah. Ayan. So mga kabayan, malapit na po mapuno yung sako natin. Ito po, medyo mabigat-bigat na rin dahil dun sa unan na nakuha natin dun banda sa unahan. Kaya medyo mabigat na siya. So dito sa sulok, marami pa po. Ito po siya mga kabayan. Ayan, so dadakotin din po natin yan. Steady lang po natin ang ating camera. Ayan. So let's go.
So yun muna mga kababayan, kasi wala na po akong sako. At ito na po, mabigat na rin po siya. So ayan, at least katapapano nakaisang sako po tayo. Siguro ito yung pupunta ako dito, magdadala ako ng sako at magpupulot ako ng basura tuwing magko-cover po ako dito. At ganoon din po sa basay ko mga kababayan. Tuwing pupunta po ako ng basay ko, siguro magdadala ako ng garbage bag na malaki, yung matibay-tibay, para mas marami po akong makuha ang mga basura doon kapag magko-cover ako. So itong basura ko mga kabayan, isusurrender ko na po ito doon sa mga taga DPS para sila na po ang magtapon kung saan po nila ito itatapon o kung saan po nila ito ilalagay. So ayan, ito na yung basura ko mga kabayan, at ipinagpaubaya ko na siya sa mga taga DPS. Ayan, at sila na po ang bahala magtapon nito. At ayan, nag-almusal lang po sila. Ito yung mga kababayan natin, mga taga DPS na naglilinis dito sa Manila Bay. So dahil tapos na nga tayo magkuha ng basura ngayon, mag-update tayo dito sa inyo sa unahan mga kabayan. So ito na po yung Manila Bay ngayon sa kasalukuyan. At kitang-kita na natin yung unti-unti na pagbabago nito, which is yung pagiging malinis ng kapaligiran. So bali, araw-araw po itong nililinis ng mga taga DPS at DPWH. Yung mga DPWH naman po, ang nililinis nila is yung mga gutter or dyan banda sa gilid. At yung mga taga DPS naman po, itong walkway na to or bike lane na to yung nililinis nila. At pati po sinasama na rin nila yung mga ilalim ng halaman na to.